lagi kang mananalangin. The gods in the prayer, communication mo sa God. At pangalawa, communication mo sa asawa at anak mo, sa magulang mo, niyan, sa mga mahal sa buhay mo. So, mga kapitbahay, sa mga kaibigan namin, mga bro at sis na nakikinig sa amin sa Petmanong Pinoy at nanonood, ayan. Ako nga pala si Brother Chris. Ako naman si Doc. Doc Gilbert, ayan. So, ito. Kain tayo. Ayan. Ito ginagawa namin sa pang-araw-araw na buhay dito sa Saudi Arabia. Magkwentuhan. Yan, magluto, magtrabaho, magtuwan, magluto, magtrabaho, magtuwan. Magpalitan ng haka-haka. Yan. So, dito sa Saudi Arabia, speaking of Saudi Arabia, tumagal ako dito almost 10 years na. Yan pa yung nauna. 10 years na. Dito, siguro 11 years na total na lahat. Total lahat. Ikaw, Doc, ilang taong na dito? Simula ng 2008. Oh, 2008. Hanggang 2010. 2010. Tapos bumalik ako ng 2014 hanggang ngayon. Bumalik? Na-miss mo pa agad ng Saudi? Na-miss kasi kailangan. Kailangan kumayod. Ano ba yung mga papayo natin sa mga ating mga kabayan na nagbabalak mag-abroad? Kahit saan? Kahit sa Saudi. Lalo na dito sa Saudi Arabia. Kahit saan? Pero dito sa Saudi Arabia, kasi dito, close. Ano dito hindi eh? Siya open. May mga rules dito na dapat ninyo malaman. Maraming bawal. Maraming bawal. Hindi kagaya ng open country na daming pwede. Pwede. Uminom. Gumimik. Gumimik sa ano yan, mga ganyan. Life. Mga bisyuhan. Ganyan. Dito hindi. Walang sugal dito. Bawal. Bawal ang alak. Bawal makikipagkalunya. Sa hindi mo asawa. Mga bawal dito marami. Sabi ng iba. At tigit sa lahat, yung pumatay ka ng tao. Ayan. Yan ang pinaka. Yung pumatay tsaka magnakaw. Magnakaw. Yan ang nangyari ka dito. Yan. Talagang ang ustisya dito ay may ustisya, may ngipin. Kung buhay ang kinuha mo, buhay din ang kapalit. Kung nagnakaw ka, putola kamay. Yan. Paano kung rape? Raping din? Po. Hindi, hindi ko rin din. Puto lang. Hindi. Hang yun. Hang. Alam mo, dito sa Saudi, kailangan maging, ano ba talaga ang pinunta natin dito? Ang baro ba magtrabaho? Yeah, trabaho lang. Para sa ating pamilya, di ba? Oo. Ang masakit niyan, tulad ako nung first time ako. Hindi ko alam na pagtulog sa gabi, nandun pala yung impact ng lungkot. Yung unang-unang araw mo? Yung unang gabi nung pag-alis namin. Kasi pagdating namin, 2008, nasa Riyadh kami. Pagdating doon sa accommodation, 17 yung nandun, 17 rin kami. Tapos, maghanap ka ng hihigaan mo kung saan ka may hihiga. Tapos, hindi ako makatulog kasi namamahaya ko. Nag-text yung misis ko, sabi, hindi makatulog yung anak mo kasi hinahanap ka. Sakit sa lalam mo na. Para akong nalunod. Ang lamig-lamig pa noong November, ang lamig sa Riyadh. Para akong nalunod kasi grade 1 anak ko noon, sabi. Sabi, mami, anong oras uwi si dad? Sabi nung misis ko, hindi uwi daddy mo, malayo ang Saudi. Umiyak. Tapos, ang impact sa akin, iba. Kung umiyak yung anak ko, parang doble yung iyak na, pero hindi naman ako makaiyak kasi nakaiyak sa mga kasama ko. Dito sa loob, ang sakit. Sabi ko, ang hirap. Yan talagang hirap na OFW. Isa sa hirap ng OFW. Hindi, ganyan din ako nun eh. Unang-unang abroad ko, tuwan-tuwa ako dahil alis na. Pero yung, nandito ko na, namimiss mo yung pamilya mo, sobra. Kung gaano mo ka-banding, family time. Tapos alam mo, yun di pa uso nun yung mga video call, wala pa. Di pa uso ano lang text nun?
text-text lang. Text. Tapos, hindi pa ba yung nauna pa nun, lalo na yung mga... Yung mga 1980s. Oo, telegrama. Telegram, sulat. Tsaka yung isang tape. Isang buwan bago dumating. Yung tape. Oo. Oh. Ayan, mga playback ng tape. Cassette tape, ayan. Pero ngayon, inaabutan namin text lang. Bibira ka kapag may laptop ka nun, mayaman ka. Yung by Messenger. Friendster. Hindi Messenger, sorry. Friendster. Yung ginagawa ko nun, text na nga. May roaming kasi. Roaming, alam mo ba yung unang text ng asawa, tanak, yung asawa ko, magulang ko, sinisave ko lagi yung sa inbox ng cellphone ko. Inuulit-ulit ko yan. Yan. Parang ninanam ng maigi. Grabe yun. Ninanam na mo yung text ng mahal mo sa buhay. Nandun lagi sa inbox. Yan, hindi ko makalimutan yun. Sabi ko, asawa ko, anak ko, miss ko na. Araw, kahit yun na nabasa ko ng mga isang taon na nandun pa rin, binabasa-basa ko yun yung ulit-ulit ko yan. Alam mo, hindi sukatan na malaki katawa mo. Hindi. Kasi tunay kang lalaki. Pero pag emotion mo ang umano sa'yo, yung sabihin natin ng gulo sa'yo, lalo pag matutulog ka na, syempre hindi man tayo sanay na nasa abroad tayo. Maalala mo, ganitong oras, tulog na kami, nagbibiro, nag-aaruta kami ng asawa ko, anak ko. Tapos yung mga kapatid ko, naglolokohan kami, biroan, ganyan. Yung mga sikreto ng mga pag-ano. Kaya yun yung magiging yung pag-abang. Yung negatibo, yung lungkot, gawin nating positive para makuha natin yung tagumpay. Yeah. Pero unang-una, dapat kung kunyari mag-abro, handang-handain mo yung sarili mo. Ulit-ulitin mong tanongin yung sarili mo. Kailan, kaya ko bang mag-abro? Handa ka na ba? Handa ba akong harapin yun? Yan. Kasi kung parang for fun, gusto makarating sa ibang bansa, pangarap ko yan. Ay. Hindi basta-basa. Saka dito makikilala yung mga tunay na kaibigan mo. Marunong ka dapat makisama. Hindi makisama sa mga ano, marunong ka makipagkaibigan. Hindi yung, alam mong mali, huwag ka na dun. Ganun mga teknik ko. Kapag alam mong mali, huwag ka na dun. Ako, I can stand my own. Ako rin, ganun. Pero marunong ang makisama. Yung pakikisamang, hindi naman yung parang kinukonsinti mo, kunyari, yung kasama mo. Umiinom ng mga, kunyari, naka-duty kayo. Eh, bawal umiinom. Bawal hindi mo naman binili. Iiwas ka na ito. Huwag ganon. Paalalahan mo na. Huwag, bawal yan. Bawal. Pero, doon na lang, huwag na natin ano yun. Tsaka yung ano, yung sikreto para tumagal ka dito, yung unang-una sa lahat, lagi ka muna nanalangin. Yun. The gods in the prayer, communication mo. Sa God at pangalawa, communication mo sa asawa at anak mo, sa magulang mo, yan. Sa mga mahal sa buhay mo. Ano ba mga nakakatakot ditong na-experience ko dito sa Saudi? Ako, wala naman. Sawa ng Diyos. Nakatakot? Pero mayroon dito talaga yung mga maraming mabubuti at mayroon ding mga alam mo, hindi naman masasama. Yung mga loko lang talaga, mga loko. Pero hindi masama. Hindi sila masama. May magbibiro. Ayan. Ang biroan yan, sige. Kaya, kakayanin natin yan. Sa Pilipinas, biroan. Pero di, sa... Kung, yung mga sakit ang pisikal. Wala dito. Peaceful dito. Pag naduga mo rito, yari ka. Dito nga makakita mo, nagbanggaan, wala lang. Nagbanggaan na sasakyan, ganyan na lang sila. Nagkakamayan pa. Ano lang, sorry lang, malis. Okay ka lang ba? Ganun lang, yun yung mga professional. Pero sa atin yan, malamang, kahit mo ito, magasgasan mo, Sabi na ng itak yan. Malamang, kung di... Pabariling ka. Ganun talaga. Tsaka, dito nga pala, maiba tayo ng usapan. Kailangan dito, masipag ka. Kasi nasa, ano na ng Pilipino yan, masipag ka. Masipag. Yun ang pinunta natin dito, magtrabaho, ipakita yung abilidad, yung talent mo bilang Pilipino. Kaya tayong mga manggagawang Pilipino ay number one. Yeah. Tsaka lagi nilang sinasabi, pag Pilipino, good. Kahit saan naman, kahit mapa-Europe, Asia, saan parte ng mundo, Middle East, yan. Number one tayo mga Pilipino. Diba yung earth bilog, kada sulok dyan may Pilipino. All around the world. Baka nga kung pwedeng tumawid sa...